start an online business. So, ano yung pinakamagandang negosyo na patok online? Ano yung hindi ka malulugi? Ano yung pipiliin? But of course, pag may negosyo sa online, ay nagdidepende rin yun sa hiyang na items or hiyang na products na ibibinta mo. Like, ano yan, in connection with your with the persons. Kasi ako dati, ganito yun. Una ko talaga, kasi 5 years ago, 2014. Kasi noong 2012, nag-start na ako direct selling naman kasi yung 2012 ako. Kahit nung nag-aral ako, direct selling like yung mga Evo, mga Sarali ba yun? Parang Sarali yun, nakalimutan ko yung yung college pa ako noon eh. Tsaka yung Natasha, yung mga ganun. So that is, mga direct selling yung ganun. So hindi pa naman talaga uso yung online selling 10 years ago, 15 years ago. Diba? Hindi pa uso yung ganun. So direct selling noon. So in 2012, ganun pa rin direct selling ako ng mga like mga pampaganda, pampapayat, mga lotion, ganun. So in 2014, pagbalik ko dito sa Taiwan, so kasi nga hindi ako agad nag-apply ng trabaho kasi tamad, and then ako doon assistant ng asawa ko sa work niya. So kumbaga wala akong time mag-apply, and then ang layo ko sa mga factory dito, and then new kasi environment, kasi dati sa Taichung ako, hindi napunta sa Taipei. So kung sa Taichung, gamay ko na yung place sa Taichung, but then napunta sa Taipei, which is new to me. So nangangapa ako rito, so wala akong alam, ganun. So ayun, kasama lang ako ng asawa ko sa trabaho. So habang kasama ko sa trabaho niya, nag-online selling ako. First move ko sa pag-online selling is reselling. So nagre-resell ako kasi wala pa akong idea how to get customers, how to have a buyer, how to have a suki. So ang pinaka nung ginawa is nagiging reseller. So may kakilala kasi ako nung way back 2012 na member ako ng Uno, yung mga pampaganda rin yun eh. So hindi ako nag-click doon. So nabawi ko lang yung puhunan, and then some personal use ng Uno products, ganun lang. So hindi ako talaga yung nagkumita. Hindi ako kumita doon sa nabalik lang yung puhunan, and then the rest are personal use ng mga lotion, pampaganda, etc., mga sabon, ganun, mga vitamins. But then hindi ko na siya tinuli kasi feel ko hindi hiyang sa akin na magbinta ng mga ganung products. So I stopped selling that items. And then 2014, yung upline ko sa Uno ay seller siya dito sa Taiwan ng mga damit. So sabi ko, nag-ask ako permission kung pwede ako mag-resell kasi wala akong idea about online selling. So tinuruan niya ako kahit yung pagsulat ng mga resibo. Siya yung nagturo sa akin, malaki utang na loob ko doon sa kanya. Sana mapanood niya to. Salamat sa iyo, sista, kasi ikaw talaga yung nakalimutan ko yung pangalan niya sa ngayon sa Facebook, pero siya yung nagturo sa akin how to be in online selling. Ayun, siya pa yung nagtuturo magsulat sa akin ng mga resibo. Siya pa yung nagdati nung siya pa yung parang spoon feed talaga ako niya. Siya yung nagpapadala ng mga plastic, yung mga plastic ng post office. Yung mga ganito. Ayan. Kasi dito sa Taiwan, may mga plastic ang post office, pero ito ay binibili na 2 inch per . So isang pack is 100 kasi 50 pieces to. So noon, so pinapadalhan niya ako yung spoon feed talaga kasi wala akong idea. But then unti-unti akong natututo na nakakahiya naman na lagi na lang tayo magdidepende sa seller. So kasi reseller ako nun. So until na
dahan-dahan may mga customer na ako. So, kaya ko nang mag-order ng marami. Like, kasi noon masaya na ako ng 30 to 50 pieces na mabibinta ko sa isang buwan. Ang saya ko na noon. Sobrang saya na. So, nag-start na ako noon. Parang may confidence na ako magtinda. So, nag-order na sa kanya. Tapos, hindi na dropship. Kundi, talagang ako na yung nag-send. Ako na yung... Kasi sa pinakaunit talaga is dropshipping. Yung seller ang mag-send ng mga orders ng mga customer ko. So, reseller ako, seller siya, dropshipping process. But then, sabi ko, parang may kaunting confidence na ako. So, nagiging ano, reseller na namumuhunan ako. So, kasi yung dropshipping, walang mapuhunan yun. So, nagiging reseller na ako na namumuhunan. And then, unti-unti, kasi magaganda rin kasi yung items. So, unti-unti, dumadagdag yung mga customer ko. And then, first and foremost, ang hirap po talaga maghanap ng customer if you are new to online business. Sobrang hirap. So, hanggang alas dos na ako ng umaga, no, magpupuyat, naghahanap ng customer. Totoo yan. Nagpupunta ako sa mga groups, sa mga pages, sa mga kung ano-ano na lang mga groups na naghahanap ng mga customer. Pero hindi ako yung nanunulot. Iba kasi yung that's not a good etiquette sa online business na yung nanunulot ka ng buyer ng iba. Hindi ako ganun. Noon nagpupuyat talaga ako, like ano, hanggang 2 o'clock naghahanap ako sa mga page, sa mga group, kasi ang pinakamarami talagang tao is sa mga groups. And then mga groups naman may mga tinda, yung mga ganun, yung for tinda talaga, for online business, doon ka maghanap ng mga customer, mag-a-add, ganun-ganun. Nakakahiya, pero sa umpisa, you have to do that kasi, pero mas okay naman yung ganitong way kaysa sa manunulot ka ng buyer ng ibang seller or reseller. Ano ba yun? Yung bang pupuntahan mo yung reseller Facebook or seller Facebook, tapos doon ka nangunguha ng customer, mali po yun. So, ang maganda, yung paghirapan mo yung customer mo. Ano ibig sabihin mo? So, ikaw mismo yung naghanap ng customer mo, hindi yung customer ng iba yung pupahanin mo. So, stop for that. Ganun, nagpapaliwanag lang. So, ayun na. So, nakakapag-order na ako ng 30 to 50 pieces. Kasi mga fashion yun. Fashion dress, fashion clothes, mga, ano, mga sexy na mga, alam mo naman, pag mga pinilito, pag nagdi-day off, kailangan maganda. Ayun. So, ayun nga. So, kaso lang, pag mga new items kasi, hindi masyadong malaki yung kita. Kasi, parang like, 90 NT, 50 NT yung kita mo per piece sa items. Kasi malaki yung capital kasi mga bago yung items. So, that's the, yun yung ano eh, yun yung medyo, kaunting, dihado ng online selling sa new items. So, nag-shift ako to other items. Nag-shift ako to, ano, kasi noon ang lakas, way back 2014, 2015, 2016. Alam mo, ang lakas ng online selling dito sa Taiwan ng mga products from China. Those are shoes, mga, basta ang dami, mga bag, mga damit, na sobrang lumura. So, kalat nyo sa online, sobrang dami. And then, ayun, parang divisoria yung ano eh, yung online world eh, yung Facebook mo yung ano dito sa Taiwan, parang divisoria. So, nag-shift ako sa ganung mga items. So, yun yung mabinibinta ko. And then, malaki nga lang yung, and then nakahanap ako uli ng new supplier na nagsusupply ng mga shoes, mga bag, mga damit, etc. Kung ano yung mga trending ng mga items na, kasi by trending yan eh, per month, per year, or per season, by trending yung mga items. So, nagsishift ako sa ganun. Okay naman ang bintahan, like I can earn 100 NT per items, 50 to 100 NT per items. Parang masaya na ako doon kasi dami rin, malakas na, kumbaga, nagtiwala, may mga customer na nagtitiwala na sa akin. So, kasi kailangan, when you have an online business, kailangan mo talaga ng ipakita mong legit ka, trusted ka, and wala kang, ano bang tayo doon, mga bad or negative feedback from customer. Kasi pag merong ganun, medyo
medyo dehado yung ano mo, dehado yung progress ng selling mo sa yung business mo online. So yun nga. So for 1 year to 1 to 2 years, like to 2015-2016, ganun yung ginagawa ko. Nagbibenta ko ng mga trending na mga items sa online. So yun, maganda naman ang ang kitaan. But not malaki. Like, masaya na ako sa $15,000, $10,000 a month. Kasi, hindi naman na posting lang, post ng post. Kasi yung mga picture is not actual. So, the picture is from supplier, from supplier na nagsusupply sa akin. So, yun lang yung pinupost ko araw-araw. And then, pre-order. So, yung ibig sabihin nun, no, mag-order yung mga buyer mo, and then, i-order mo yun sa supplier and then wait for like 10 to 15 days. Ganun yung mga pre-order items. So, there is no on-hand items pag ganun. So, sabi ko, parang ang bagal. $10,000, $15,000 a month. Like, feel ko, ang bagal-bagal. So, nag-change ako. Parang feeling ko, hindi ako satisfied sa business na ganun. So, nag-shift ako to other business, which is, nakahanap ako ng supplier ko sa Pilipinas. So, doon ako kumukuha ng supply. Like, yung mga damit, mga magagandang mga pang-fashion yung mga damit online. But then, of course, the picture, yun nga, pre-order again. Pre-order din siya every 15 days. Nagpapaship ako from Pinas to Taiwan ng mga items. Like, kung ilan yung order, ganun. So, ayun, every 15 days. So, ito yung, sa umpisa okay na, nag-i-enjoy ako, kahit yung mga bra, mga panty, mga pull-out from SM, mga galing sa Pinas na mga items na wala dito sa Taiwan na ibibinta mo, and then, of course, peso to NT. So, yung kinita ko dun is kasi nag-convert na siya ng price to NT. So, kumita na like 100 plus, ganun. But, the problem is, ang mahal ng shipping fee from Pinas to Taiwan by kilo. Sobrang mahal. So, like, before, pag marami yung order, umaabot ako ng yung 10,000 yung shipping fee pa lang. Yung parang nanghihinayang ako ng 10,000 na shipping fee. Parang, ano na yun eh, pwede mo na siya i-rolling for, diba, yung 10,000. Sabi ko, it lasted 1 year, and then, nagkataon na like, year 2016-2017, nagiging stricto ang custom ng Taiwan. So, dilo ako. So, hindi na ako nag-o-order, stop na ako doon. Kasi, every month, every 15 days, kinakabahan ako lagi, pung-pung. Kasi baka ma-hold sa custom sa Taiwan, dito sa Taiwan. So, parang, sabi ko, ang pangit ng ganung feeling pag ganun yung business mo na, kasi online yan eh. So, walang papers na, diba, from government na ipapakita, lalo na pag na-hold sa custom. Kasi, I heard and mga posts, and nababasa ko rin sa mga posts sa Facebook na may mga naho-hold na mga package from Pinas dun sa custom. Hahanapan ka ng resibo from Pinas, hahanapan ka ng everything na hihanap sa'yo. So, and then magpipenalty ka pa like 30,000, whatever. Sobrang mapan. So, para sabi ko, I have to stop it. Mag-shift ako to other business. So, ang dami kong pinagdaanan. So, that 2014 nga, nag-gold pa ako nun. Nagre-reseller ako sa gold. So, hindi rin hiyang sa akin ang gold, Saudi gold, kasi malaki yung kuhunan, kaunti yung kita, hindi ko siya feel. So, nag-stop ako. And then, 2017, tuloy-tuloy pa rin. 2017, buntis ako nun eh. And then, tuloy-tuloy pa rin, nagtitinda ako ng mga new items, mga bra, mga panty, and shoes, etc., mga bag. And then, nakita ko yung Salora brand, Salora company. So, doon ako nag-order kasi that time, sobrang mura ng mga items ng Salora. Like, mga watches, kahit yung mga original brand, yung original na Casio brand, ng mga watches, mga magagandang design ng Salora watches. Ang mura nun din, mga sandals, shoes, bag, ang gaganda. So, yun yung kinukulit
nagbibinta ko sa nagbibili ako sa Salora and binibinta ko siya sa ano, sa Facebook. But then okay naman. Ano, feeling ko maganda naman yung flow ng ano, tinda, ganito ganyan. Pero buntis ako ng that time, so parang sabi ko kulang pa rin. Hindi ako satisfied sa mga ganung products, and then stress kasi pag may mag-cancel, pag mga new items, pag ika-cancel yan ng mga buyer, sobrang stressful. Kasi halimbawa yung buyer mo nag-order like 2,000 worth of the items, 1,000, 3,000. Pag i-cancel yan, grabe, para kang ano eh, para kang binato, sobrang bigat na nakakasama ng loob na may magka-cancel ng order but wala kang choice but to accept. May mga bogus buyer pa na isend mo yung item tapos hindi nila i-receive. So, ang laki ng kapital, kunti lang yung kita mo, so hindi ako satisfied. So, until nung nanganak na ako, after kong panganak ng baby, kasi continuous yung online selling ko, hindi ako kuminto. So, until nung nanganak ako ng anak ko, nagkita ko sa online, may nagbibinta ng ukay. So, sabi ko, parang maganda to. So, I think mga 50 to 65 pieces yata yung pinost niya. So sabi ko, kasi ang gaganda. So sabi ko, kuhanin ko lahat. Kuhanin ko siya lahat. Kasi mura yung price. So sabi ko, kuhanin ko lahat. Tapos ibibinta ko siya. So kumbaga, kinuha ko siya ng buo doon sa nagtinda. And then bininta ko ng paisa-isa dito sa Facebook ko. Ayun, nag-umpisa. Yung 50 to 65 pieces of items, na kaunti yung ano, kapital, then grabe, lahat ubos. In just one day, parang na-shock ako nung, wow, ang ganda pala ng, ang ganda ng, ano, yung flow ng pag, ano ba yung, pagtitinda ng ukay. So, hiyangan kasi yan. Tingnan mo, mula 2012 hanggang 2017, ang dami ko rin na pagdaanan ng mga binibintang mga items na hindi ako hiyang. Hindi ako satisfied, and then marami akong reklamo, and then stress sa buhay, ganun. So, I shift to, kasi ito naman, kasi parang paniniwala ko is blessings yung anak ko. Kasi, nung panganak ko sa kanya, ayun, nag-umpisa na, may dumaan na nagtinda ng ukay. So, and then, nag-order ako uli, and then may supplier, ay, nagsusupply na siya sa akin. So, then, the second time, nag-order ako ng 100. So, sabi ko, wow, ang ganda kasi yung 100 ubos. Yung ganun, parang feeling ko, wow, sobrang ano kasi. So, sa umpisa, hindi mo lang talaga agad damihan kasi tinatry mo pa lang. So, the first time, so 65 pieces, ubos. Then, the second time, nag-order ako ng 100 pieces, wow, ubos din. Oh, nakakatuwa. And then, kaunti yung kapital mo, and then maganda yung flow ng ano, income. So, parang, feeling mo, siguro ito na yung hiyang. So, feeling ko noon, parang blessings na, yung blessings yung, ano, kasi sabi nila, pag buntis ka, nanganganak, ang dami na blessings na dumadating sa buhay. So, parang, wow, ganun, anak ko yata yung blessings sa akin. Sa iyo, tuwang-tuwa na ako, in love na ako sa ukay nun. Until na nakapag, ano talaga ako, nag-order ako ng 600 pieces, in just one week, and like 500 to 550 ang nasusold ko in just one week. So 50 pieces lang yung mga hindi nasusold. So ginagawa kong yung 50 pieces, ginagawa kong mga free yun sa mga buyers. So sabi ko, wow, sobrang ganda ng flow ng ukay business sa akin. So sa akin yun. So iba-iba naman kasi tayo, kasi meron ibang tao na maganda yung flow ng business sa kanya, yung mga gold. Or the other one, maganda sa kanya yung ano, yung mga beauty products. Mga ganun. Iba-iba kasi tayo eh. So, nangyari sa akin is feel ko hiyang sa akin yung ukay. So, ayun, nag-enjoy ako. In love ako. Magpicture ng mga items every day. Parang inspired ako, no? Like, 5 o'clock pa lang in the morning, gising na ako kasi I have 600 pieces. So, kailangan picture ko siya. Yung ganun. So, nakaka-high pala yung ganung feeling na ang daming bumibili ng items mo. Tapos parang yung
income, yung flow ng money, grabe ang bilis. So parang feel ko, wow, parang ang sarap sa pakiramdam. So hindi naman sobrang laki. So tamang-tama lang naman sa, na nasa satisfied ako sa akin na compare sa dati ko yung mga online business na hindi ako talaga ako satisfied. So nung sa Ukay na, nagiging satisfied talaga ako. And then, ayun, tuloy-tuloy na yun. Like, 500, 400, 600. Pag marami akong time, I can sell 600 pieces. Pero pag wala akong maraming time, kasi may baby nga, di ba? So, 500 pieces, 400 pieces, 300 pieces. Depende sa oras na ilalaan ko dun. So, kasi, ano, pero kailangan may ano ka talaga. Pag nag-start ka ng online business, you have your capital. So, kahit naman kasi nag-start ako actually sa pinakamaliit na capital, 10K lang yung capital ko. Tapos, yun, tuloy-tuloy na siya. Hanggang nitong, after kong nanganak, 2017, tuloy-tuloy na siya hanggang I can ma-manage ko na, kasi tagal-tagal na rin, di ba, na-manage ko na paano ang oras, how to divide the time for my baby, sa family, and sa, ano, sa Facebook. So, parang nakakahiyaman, pero kapal ng mukha ko magbibinta. So, if you are going to papasok sa online business, kailangan makapal yung mukha mo. Hindi naman yung makapal na, ano, nagpapahiya ka sa sarili mo. Kundi, dapat hindi ka mahiya pagdating sa negosyo. And then, bukod sa may capital ka, kailangan magaling kang mag-sales talk. Kasi pag hindi ka magaling mag-sales talk, baka langawin yung tinda mo. So, you dapat marunong ka magpasipot-sipot yung mga kung ano mga words na pwede mong i-caption mo sa mga tinda mo, mga mabagsik, mga kung ano-ano pang mga words na pwede mong panghatak ng customer. So, isa din kasi yan na ano, additional pang-attract sa mga buyer mo. So, kailangan, huwag yung palamya-lamya kasi hindi ka mabibintahan pag palamya-lamya ka sa online selling. So, dapat energetic ka and then, kailangan mong madaldal. Kailangan mong magaling mag-sales to. Kasi kung hindi ka madaldal, hindi ka nagsisigaw ng mga paninda mo, walang bibili kasi walang nakakaalam kung nagtitinda ka o hindi, di ba? So, anyway, I have almost 5,000 friends on Facebook. So, yung iba, friends as personal friends, and then yung iba is buyer, and halo-halo. Like, halo-halo na yung lahat doon. And then, minsan naiisip ko doon sa mga personal friends ko, baka isipin nila, ang yabang-yabang naman ito, kung ano-ano, ganun-ganun. Pero sabi ko, wala, basta wala akong inapakang tao. Kasi yung mga words, mga, ano ba tawag nun, mga sales talk ng mga sentences na mga pinopost ko, siguro baka sabihin na iba, sus, may ang yabang naman ito, kasi naiyayabangan, naiirita, o na ano pa man. So sabi ko, mahala kayo. Basta for me, my target is to sell items and have money. Kasi hindi ako magtatrabaho eh. 5 years ako mo lang trabaho. Five years and two months na akong walang trabaho sa Taiwan. So, paano ako mabubuhay kung walang, hindi, ayaw ko magiging palamunin, ayaw ko yung parang linta sa bahay na sumisip-sip lang ng dugo na nagtatrabaho, nakakahiya naman yung ganun. I have to find, ano, source of income kahit nasa bahay lang ako. Kaya nga, nag-online selling ako. Somehow, nakakatulong talaga ang online selling. So, first and foremost, dapat may kapital ka, marunong ka mag-sales talk, walang hiya-hiya, dapat makapalang mukha. Yan yung talagang, and then marunong ka sa mga, ano, tactics, sa mga technique, and how to sell your items na maka-attract ka ng buyer. Kasi, yun nga, kung pahiya-hiya ka, palamya-lamya ka, hindi ka makakabinta ng items. But be sure, of course, that your items are may kalidad, maganda, or ano, yung babalik-balikan ng mga customer. Yun talaga. Kasi kung pangit yung mga tinitinda mo, hindi ka magtagal. So you must choose. Importante talaga yan eh. Ang pumili ka ng mga items na maganda, ang piliin mo yung supplier na magaling magbagsak ng mga items sa iyo. Nagkataon is yung mga supplier ko is talagang
super magagaling pumili talaga, kaya naman so continuous yung flow every month, every week. So sa ngayon medyo tinatamad ako siguro, minsan feeling ko nagsawa na ako, kakaukay, kasi imagine mo yung sa ngayon kasi limited lang ako dahil ang malaki na yung anak ko, ang kulit na lagi nang nagyayaya na chuchuan, kailangan nasa labas kami, chuchuan o sa labas, so magpahangin sa labas, magpark, magsakay-sakay ng bus, kung ano pa. So nababawasan na yung oras ko, unlike yung maliit pa siya na hindi pa siya nakakalakad, yung maliit pa, so marami pa akong time nun, that's why makakapag sell ako ng 500 to 600 items in 1 week. But now limit na ako, like 300 items na lang yung yung pinapost ko every week. Kasi so siguro tatanong ko, magkano ba talaga ang kita sa okay? So, hindi ko na i-share kung magkano, pero kumbaga pwedeng ma-fulfill yung needs mo na masasatisfy ka, yung ganun, yung parang makontento ka na okay na to, parang katumbas na rin ng mga nagtatrabaho sa labas na hawak mo ang oras mo, walang boss. So ito talaga yung pinakamaganda sa online selling, dahil wala kang boss, hawak mo sarili mong oras, and then money every week may ganun, paikot-ikot siya. So hindi ka tulad ng nagtatrabaho na once in a month yung sahod mo. Pag naubos na yung sahod mo, ganun ka, para ang higpit-higpit na ano mo, kasi hindi pa na aabot, na umabot yung, hindi pa sa kuren. So unlike when you have online business, weekly or even daily, pag kasi ako hindi ako pwede sa daily kasi may anak, so weekly lang ako nagsiship ng items, and then meron akong delivery man na binabayaran. So yun, marami din namang kaltas kasi may mga binabayaran ako, pero satisfied pa rin na kaya ko makabili ng bagoong at tuyo pang ulam. So satisfied ako sa ukay business. So maybe sa mga nanonood ngayon, try nyo din yung ukay, kasi I know hindi lang ako yung hiyang sa ukayan business. Maraming iba na talagang hiyang din sila sa ukay business. One of the advantage sa ukay business is on-hand mo yung items. You can see the quality of the items, and then nakikita mo yung kung merong may defect na hindi mo siya pwedeng isali. Kasi kung may defect, nakakasira talaga yun sa image ng business sa mga customer. Kasi minsan din sa sobrang dami, hindi mo talaga ma-check lahat. And meron ka talagang mapapalampas na maipapaship na may defect. But anyway, nagre-refund naman ako. So, kaya hanggang ngayon buhay pa yung online selling ko. 2017 to 2002 years na. 2 years in May, June, July, August. 2 years and 4 months na yung okay ko tuloy-tuloy. So, ito lang yung items na tuloy-tuloy na hindi ako nagsishift sa ibang items na sinesell online, dahil satisfied ako sa flow ng bentahan, and then yung kita naman yung pinagamit. So, I hope sa mga gustong mag-online business, I hope mapanood nyo to. May kaunting kaalaman akong na-share na about doon. So, of course, hindi naman lahat talaga higyang na hiya sa akin ng ukay, hiyang din sa inyo. Hindi naman. Dahil lahat tayo as by magnet. Yung magnet yung, halimbawa, ukay ay sa akin hiya. So, gold items, fashion items, mga new items, mga bago, shoes, etc. Hindi sila hiyang sa akin. So, kumbaga magnet sa items na ininegosyo mo, ibibinta mo, at ang taong nagbibinta. So, ganun. So, ayan nga. So, paano nga ba ano yung mga kakailanganin pag nag-online selling? Kakailangan ba ng store? Ako, ipakita ko sa inyo itong yung maliit na
maliit kong space na ginagawa kong my own small opisina, and then pakita ko sa inyo. So ayan. Ito talaga yung area ko, yung pwesto ko mula nung nag-pandemic. So dito yung table ko, dito ako nagsusulat ng mga resibo, ng mga buyers sa resibo para sa mga CEO, kasi dito sa Taiwan kasi fashion company. So this is sending items na then i-deliver ng postman, then yung buyer babayad lang nila yung pera ko sa postman, then yung money is directed to my account. So yun naman yung mga yun dito yung mga dito, ito, yung lagayan ko ng mga resibo, yung mother ko pa nga, yung MIL ko pa nga yan, yung tumutulong sa akin mag-sulat ng mga resibo. Kasi, mahirap kailangan mo ng may, kasi minsan nga, kailangan ko ng part-timer na magpipicture. Kasi ang hirap magpicture ng on-hand items na ukay pag may bulilit ka. So, kailangan, nakakapagod pero okay naman, at least pay, may bayad, ganun, may kita, ganun. So dito naman yung mga mga passbook ko, hindi na nga ako nag-a-update ng passbook sa kasi sobrang dami, nakakairita pag laging nag-change ng passbook, kasi laging puno, ang bilis mapuno ng isang passbook. So dahil ang hirap ang bilis mapuno ng isang passbook. So, hindi na ako nag-update. So, hinihintay ko siyang magiging one record yung 100 packages na tracking number sa isang passbook, yung mga record doon. Para isang record na lang siya, para walang maraming passbook. Then, yan, ito yung yung area ko dito. Yan yung area ko. So, ayan. So, yan yung mga tambak na mga waiting for send. Ayan. So, may mga naiwan pang shoeses. Ayan. May mga naiwan pang shoes. Yan. Ito naman, mga bagong item. So, siniseparate ko kasi yung mga, kasi minsan nagpupunta ako sa mga store pag magaganda yung mga new items, or kahit sa online, pag mga new items, nag-order ako for, para naman may maiba ng kaunti. Yung mga new items na hindi ukay-ukay. Ito rin ay mga new items, hindi ko pa naayos. Ayan, mga new items na hindi ko pa naayos. Pero, mamaya na lang. Kasi, nagbablog ako ngayon habang tulog yung anak ko. Kasi pagising na yun, wala na. Hindi lang makapag-vlog. So, yan lang. Yan yung maliit kong space. So, saan ba ako nagpipicture? So, about pagpipictures, ayan. So, dapat, yung dito ko nagpipicture. So, dapat So, yung pag halimbawa, kahit ukay-ukay seller ka, or even new fashion items na mga unhan, is, ang technique po talaga dyan, para naman maganda tingnan yung items mo. So, please, kailangan clean, net, kasi pag madumi yung background ng mga items mo, madumi yung background ng mannequin mo, ng sinusuotan mo ng mga items mo, pag madumi, hindi nakaka-attract ng buyer. So, try to maghanap ka ng place kung saan maganda. Maganda yung pag kumuha ka ng picture, maganda tingnan, malinis, and attracting sa mga buyers. Kasi pag madumi, ang pangit talaga tingnan. Like for example, yung background dito ka nagpipicture, may basurahan, may calendar, ang pangit tingnan kung ilagay mo siya dito. So, ayan. Diba ang pangit tingnan? So, meaning, mas maganda magpicture ka na walang maraming nakasabit ng mga background sa mga background items, mga things sa likod mo. So, mas maganda kung clear. And kahit yung kulay sa likod ng background, mas maganda pag-plain. So, wag yung mga like ganyan. May mga kalendaryo pa, may mga basurahan pa, mayroon pang mga walis. So, pangit.
hindi siya nakaka-attract ng buyer. So, hindi naman ako ganun kagaling sa online selling. But, may nakikita din kasi ako mga kasi yung mga friends ko sa Facebook na may nag-online selling din ng hukay. Pag yung background is ano madumi, parang hindi siya nakaka-attract ng buyer. So, ako, kahit seller ako ng ukay, pag may nagugustuhan ako sa ibang seller, bumibili pa rin ako sa iba. So sabi ko, ay, ang ganda yun, bibilhin ko. So hindi ako yung, ano na, bitter na bitter kasi nagtitinda ako, hindi talaga ako bibili sa iba. Hindi. Paninindigan ko talaga, hindi ganun. So, pag may magustuhan ako, ang ganda, bilhin ko yun, bilhin ko to. Kahit kanino, sa nasa Facebook, ano ko yun. So, pag magustuhan ko, bumibili talaga ako. Hindi ako yung bitter na tao na, shit, ayaw ko talaga bumili sa kanya. So, hindi ganun. So, what I mean is, ayan. So, isi-share ko rin sa inyo yung, ano, yung place ng, ano, ayan. So, dito naman yung, ano ko, yung area. Ito naman yung area ng, ano ko. So, dito yung mga, katatapos ko lang picture ng mga items. And then, itong sa likod ko naman, ito. Ito sa likod ko, ito naman yung mga may-ari na, which is waiting na siya for, ano, for disposal, for shipping. So, ayan. So, ayan yung mga, yan yung maliit kong space. Ayan. Yan yung maliit kong space na nilalagyan ko ng mga ukay items ko. So, when you are, kung si seller ka ng ukay na talagang mga unhab yung items mo, kailangan meron kang place na kahit maliit lang, okay lang yun, basta may mapaglagyan ka lang. So, ako, ito maliit lang talaga siya. Ito naman ay ginawa sa akin ng asawa ko. Noon, hindi talaga siya support sa akin na magtinda ng ukay. But, tinasanay na siguro siya. Ayan, pinagawa niya ako ng ganito, maliit na space for ukay. And then, dito ako nagpipicture na ng aking mga items kasi medyo malinis din din. And then, sa labas, yung mga stacks doon sa labas, yung mga stacks na mga ukay na delivered from supplier. So, yun. Napadami ako ng dalda. Napaano pa eh. So, yun na. Sana ay nakatulong ako ng kaunti nang na-share kung ano, kaalaman how to have a online business. So, how to start an online business. So, taba-taba ka. Hiyang-hiyang sa ukay. I mean, ano, so sana nakatulong yung senior kong item. So, try nyo. Baka sakaling hiyang sa inyo ang about sa ukay. Kasi, kundi yung kapital, and then, the kita is, ano, maganda. And then, hindi ka talaga lugi pag ukay yung tinda mo. But then, yun nga, hiyangan nga lang. So, dun sa mga maliliit ang kapital, try nyo kahit like, pag nag-start kayo, katulad ko, nag-start lang ako sa 50 pieces, 65 pieces, hanggang sa lumago. Na dumami yung customer, parami din ng parami yung items na kinukuha ko, na in-order ko. Kasi, hindi na ano, pag mag-order ka ng 50, wala, tag-iisang piraso na lang sila. Paano mo i-ship? So, kailangan mo ng maraming items kari. Kasi, dumadami na yung buyer mo. So, yun. Sana mapanood nyo to at sana may matutunan kayo kahit kaunti. So, hindi naman po ako talaga expert pagdating sa online selling. Sinishare ko lang yung kaunting kaalaman ko about online selling na, kumbaga, feeling ko makakatulong kasi sa sarili ko nasasatisfied ako, especially in part of ukay online shop. So, ganoon. Ukay online business. So, try nyo din. Kahit yung mga nasa Pinas. So, kahit yung mga, ibawa, pag pupunta kayo sa, may nakita kayo yung ukay store, pwede kayong bumili doon ng 10, try nyo lang muna, and then pagdating sa bahay, pag maganda naman yung katawan nyo, model nyo dyan, at ibibinta nyo. Pag, diba, ako kasi hindi pwedeng mag-model kasi ang taba-taba. So, kumbaga, ipinaubaya ko na dun sa manikin ko kasi bukod sa pangit na yung taba-taba pa. Pero kung sexy naman yung katawan natin, di ba?
kahit sarili na yung mag-model-model dun sa ukay na ititindan mo. So, yun lang. Thank you for watching! Nakakatuwa. Ayan. Half hour na rin yata yung kadadaldal ko rito. Galing talaga magdaldal. So, thank you! Sana sa mga nakakapanood dito, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pahingi isa, charot. thank you. And sana nakatulong sa inyo. May kaunting kaalaman na binihagi ko sa video ito. Thank you. Bye-bye!